Good morning, guys. Good morning. Ngayon, arrive ko. Ngayon ay Sunday. And 8:35 ng umaga. Yes. Ayan. Parang ngayon lang ako nakapaggawa ng vlog ulit. No? Kasi nagpunta kami ng Edmonton. Tapos nag-upload ako ng cleaning. Parang ngayon lang ako nakapag-vlog ng ganito. Piling ko lang. Pero... wait lang. Magtitim ngayon ay magtitimpla tayo na. Titimpla muna ako ng kape. Kasi ito nga lang. Nagkakalat hindi yun. Ayan, nagkakalat ka lang. Halika ka na yung strawberry. Huwag ka na kumain. Binigyan ko kasi siya ng strawberry. Tapos, hindi naman niya kinakain. Natin siya biyan ang iiyak. Hindi naman niya kasi iniite. Magpuni ka nga. So, Diyos ko yung pinuntuan din sa ano. So, ang weather guys dito ay ano na siya, warm na siya. Pero, minsan, may mga konting-konting lamig and then may flurries, mga ganon. So, ayan, katulad nga may init, diba? Kahapon, malamig. Tapos, mahangin ng konti. Pero nung hapon na, medyo nawala na yun. Eh, kasi kinabukasan so yun. So, ayan na guys. Ang ating weather. Ayan, si Haring Araw. Andito. Ayan na. Ayan, yun yung kahapon. Yung maputi-puti na yun yung kahapon. Na flurries na nag-ano. Pero yan, wala nang snow. So, pwede nang magala-gala. Aray ko. Kagabi naggawa ng pansit si Eric. Ayan. Hindi ko alam sa niya yun nila. Bakit? Magkakape muna ako. Kasi alas 9. May work tayo ng 12 o'clock. Weekend work lang naman guys. Ako nag-work ako ng 2 to 5. 3 hours. So, ngayon ay yan ay alas 9 and then tomorrow Monday may work. Meron ng ano si Liam. May school na siya. Kaya tayo ay maaga na magigising kasi isang linggo silang walang pasok sa school, so nakapag-rest tayo ng isang linggo din sa gising. Diba? Limpiyahin ko muna kasi itong mga ano dito. Kasi tinamad ako kagabi mag-ayos. Are you pressed for time? Put you on my mind. Come a little closer like that. Staying up all night, throwing drinks back. Blue eyes smiling while you're cursing. I admit it's working. Your work. So guys, alam niyo ba na lockdown? Hindi man lockdown. Ewan ko anong pantawag nila. Kasi dati inopen na nila yung ano dito. Yung mga resto. Ganun, pwede ka na mag-dine in. Tapos ngayon, inano na naman nila. Tinanggal na naman nila. Kasi dumadami dito ang case. Lalo na nung nakaraan dito sa school. Parang 200 plus na estudyante. O naka-isolate. Tsaka 25 na school staff. Naka-isolate. Kasi parang... alam mo yun, may outbreak sa school na yun, kaya sarado yung school. Kaya ngayon, bawal ang party, gathering, ganun, tapos bawal ang dine-in. bawal ang dine-in, take-out lang, ganun. Di ano,
Uy, apple. Kaya kasi parang third wave na kami dito. Dumadami. Parang nasa total dito sa lugar namin, nasa 300 plus na. Dahil doon. Siguro yung iba naman, kahit naman hindi... Kahit naman walang COVID talaga, ibinibilang na nila yung may COVID kung sino man yung naka-isolate. Ganun, baka in case in the future, baka meron nga. So, yun. Oh, apple. Ano yan? Give it to me kung ayaw mo. So, yun, guys. Pero nakakapag-ano ka pa naman. Nakaka-grocer ka pa naman. Nakakalabas ka pa naman. Ang normal, ganun. Pero yun yung mga gathering. Tapos mga ano. Ayan na, nagaya na naman pong video na ito. Sa bahay. Oo, yun si Eric magluluto. Galing work. 4:35 na. Magluluto siya ng pansit. Tapos ako magluluto ng kasidilya. Kaso mauna na muna siya. Saglit lang naman siya na ano. Nag-grocery ako. Bumili akong gatas ni Dion. Dahil 2 years old na si Dion. Homo na lang yung Papa Dede namin sa kanya. Ia-alternate ko kung masanay siya sa Homo. Bumili ako si buyas, bell pepper, gatas. Tapos yun lang. Eh, magluto muna siya ng pansit. Ayan yung dalawang bugoy. Kumakain naman sana. So, YouTube. So, bukas may school na si Liam. Di ba, Liam, may school ka na? No! Ayaw pa niyang pumasok. Isang linggo na nga siya, naka-school break na nga ng isang linggo, eh. Di pa, ano. So, aga na naman tayong gigising tomorrow. Wala tayong choice. Yan, tingnan niyo yung araw sa labas, oh. Matirik po ang araw sa labas. So guys, magsasalang muna ako ng laundry kasi puno na yung laundry namin. Tinatamad nga akong mag-laundry ngayon. Pero dahil maapaw siya, wala tayong choice. Ano na lang, yung ilo-laundry ko muna is yung mga light colors. Hindi na muna yung dark. Bukas na lang yun. Closer like that, staying up all night, throwing drinks back. I admit it's working. You're working. So guys, magluluto na tayo ng quesadilla. Ito na yung aking mga ingredients. Well, kukunin ko muna yung... Okay. Ito na yung una. Yung ingredients natin, yung quesadilla seasoning. Ayan. This, ano na siya. Kasi may mga napanood ako sa YouTube na... May mga ingredients silang inilalagay na, pero hindi ganito. Ito na, kasi hindi naman ako marunong talaga sa recipe na to. So, ito yung ating mga ingredient. So, ata, meron tayo ditong kamatis. Kasi nilalagyan nila ng tomato paste. Eh, sabi ko, kamatis na ilalagay ko, yung fresh. Tapos, may sibuyas, may bawang. Tapos, ito ay bell pepper. Ito yung leftover namin na longganisa. Hiniwa ko lang siya na maliit. Tapos, meron tayong tortilla. And then, lalagyan ko din siya ng giniling. Basically guys, yun lang ang way para magigawa ng quesadilla, diba?
So, syempre, first time kong gumawa nito in trial and error. Pero pwede naman. And then, ito daw yung babawunin ni Eric. So, ang gagawin ko ay i-slice ko siya. And then, i-slicing ko yun ng tatlo. And then, lalagyan natin sa baunan niya. Saka, dalawa yung, hindi ko sure kung dalawa yung babaw niya o isa lang kasi hindi ko alam kung masasarapan siya o hindi. Ayan. So, guys, ito na, hinati ko lang yung ano, yan sa tatlo. And then, ito yung nilagay kong cheese kasi yung cheese na may grated dito na nabili namin sa superstore frozen kasi baka magtubig siya kaya ito inilagay ko na lang. So, gagawin ko lang itong kasunod. Bakit ba ganito yung paste ko sa Ba't ba ganyan? Hindi ko alam. Maganda kasi guys yung lighting dito kapag ano, summer yung talagang natural light eh alam nyo na pumapasok sa bahay. So guys, kain muna tayo. Dito. Ayan, tapos meron akong salsa dito. Ano na, 6:14 ng gabi. And, ito na aming dinner. Pili yung dito kinain niya. Tignan natin. Ay, nalaglag na. Medyo ma-oil lang. Parang maalat yung cheese na nailagay ko. Guys, 8:50 na dito ng gabi. Bali, medyo maliwanag pa siya. Kung maaaninaw nyo yan, maliwanag pa. And si Dion kasi napakahirap na niyang alagaan. Hindi ko alam kung ngayon lang yon or ano. Iyak siya ng iyak na hindi ko maintindihan. Mahirap din kasi mag-ano kasi, di ba, na di pa siya nagsasalita. So, kaya nahihirapan akong anuhin siya. Siguro inaantok, pero hindi ko sure. Hindi naman siya ganun eh. Ewan ko, parang ang hirap niya na iyak na siya. Gusto nung laging ewan. Hindi ko maintindihan talaga. Pero ngayon, tulog na siya. Pinatulog ko na. And then, ako naman di matapos-tapos sa pagtutupi ng damit. Kasi nga, nagmumoryot siya. So, pero last naman na yung tutupiin ko na lang, konti na lang. And then, ilalagay ko na sa lalagyan. And then nga tomorrow, bukas si Liam may pasok na. And then, yeah, ako din meron akong OJT tomorrow. And then, yun lang guys. So, that's our vlog for today. Thank you sa mga nanood. Sana nag-enjoy kayo. Yun ang ating day in a life vlog. So, sumasakit din ang ulo ko sa kanya. Iinom ako ng gamot. So, sumasakit yung ulo ko. So lang guys, maraming salamat sa lahat ng mga nanood. Sana nag-enjoy kayo and see you on my next one. Bye!